Praise God. Isa nga pong malakas na palakpak sa Panginoon. Sandali lang po, inaanap ko lang po yung aking notes at hindi ko siya makita. Ayun. Amen. Praise the Lord. Alam niyo po, napakasaya po na tayo ay nasa church. At wala tayo kung saan-saan lugar. At narito tayo sa presensya ng Panginoon. Sabi niya ni Haring David, lagi natin itong sinasabi at narinig, I'd rather be in the house of God than anywhere else. Better is one day in your courts, Lord, than a thousand elsewhere. Sino kayo dito naniniwala na hindi siya nagkamali na ngayong linggo nandito siya sa church? Sumigaw ng Hallelujah! Amen! Alam niyo po, today, pag-ising ko ng morning, nakatanggap ako ng napakagandang text na talaga namang galing po sa napakagandang pastora dito sa church at ang sabi niya, ate, ikaw po mag-preach ngayong umaga. At talagang blessing kasi alam niyo po, miss na miss ko kayong lahat. It's good to be home. Alam niyo ba na ang sarap sa presensya ni Lord? Amen. Kapag naranasan mo ang pag-ibig ng Panginoon, naranasan mo ang pag-akap ng Diyos, naranasan mo ang matinding pagpapatawad niya, matinding pagbabago ng buhay mo, at nakilala mo siyang lubusan na siya na lamang ang kailangan mo sa iyong buhay at wala nang iba, hindi ka naalis. Amen. Yung mga taong totoong nagkaroon ng relasyon sa Diyos at naranasan niya ang matinding grasya o grace ni Lord, kailanman hindi na umalis. Amen. Yung taong naunawaan niya na dati siyang galing sa kadiliman, nung makilala niya ang Panginoong Jesus, ay siya ay napatungo doon sa kaliwanagan at naranasan niya ang matinding pagbabago at pagmamahal, kagalingan, kapayapaan ng Panginoon, kailanman ay na lumayo sa Diyos. Kaya sabi mo sa katabi mo, kapatid, salamat at natagpuan mo si Kristo. Gusto ko pong malaman yung lahat that the only reason why we're here and gathering together is because of Him. The only reason that we are here today worshiping the God who created the universe. The only reason why we're here today is because we love the Lord. And because He loved us. Amen. Dahil minahal ka ni Lord. Dahil niligtas ka ng Panginoon. At kung ikaw naman hindi pa nakakaranas ng pag-ibig ng Diyos at narito ka, hindi mo alam bakit ka narito, kapatid, it's not an accident that God has brought you here today because God wants you to know that He loved you. Amen. And He sent His only begotten Son for you. Amen. For whosoever believes in Him will but have everlasting life. Amen. Kaya kapatid, tapikin niyo yung katabi mo, may gagawin ang Diyos. Alam niyo po, ang isa, sa tagal ko na pong paglilingkod sa Panginoon, you know, I started church when I was 11 years old. Wow. I started going to church when I was 11 years old. At ngayon po, 21 ako. So, isang dekada. So, I started going to church 11 years old. At ngayon po, meron na akong 18 years old. Nandito po sa US, iniwan ako dito. At nagsasaya siya doon. Okay, live kami. Benjamin, I love you. Alam niyo po, isa lang napatunayan ko eh, mabuti ang Diyos. At isang bagay, ang isang dahilan kung bakit hindi ka makakapagpatuloy sa Panginoon, isang matinding dahilan para hindi ka tuluyang magpatuloy sa Panginoon, alam niyo mo ano yun? Marami, pero may isang na tayo discuss ngayon. Bitterness. Boom! Bitter. Okay. Ano ba yung bitterness? Alam mo,
gusto yan eh. Ang bitterness pala ay... Kuya Ay, pala ba dyan? Is showing or causing deep anger, pain, disappointment, at being treated unfairly. It is a resentment. Sa Tagalog na lang, isang malaki at matinding sama ng loob ang hinanakit at galit. Basta intindihan niyo pa eh, no? Isa pa, isang matinding sama ng loob, hinanakit at galit. Wow! Yan pala yung bitterness. Kaya pag meron ka mga ex-boyfriend or ex-girlfriend o mga ex-friends na nakikita sa Facebook, pila nakita ng mga friends, o bitter, bagay na. Mga ganyan eh. Pag may nakikita ka, medyo nasaktan ka, tapos lumaan mo, bitter ka na naman. May mga isang movie na napaalala sa'yo sa mga nasaktan, bitter. Kasi yun yung mga bagay, hello? Hindi mo ba alam na marami dito sa church ngayon ang may kagargagan bitterness? Hindi mo alam pero bitter ka. Maraming mga bagay na nangyari sa'yo na pinalampas mo lang at totoo, hindi mo pa na-deal. Pero nandyan, it's creeping in inside of you and it causes matinding galit. Pwede nakangiti ka ngayon, nakasmile ka, maganda ang damit mo, nakaayos ka, nakamakeup ka. Pero deep inside you, meron kang kinikip-kip na anger or bitterness. Come on! Alam mo, may apat na bagay na ang tao gusto niyang maramdaman. Yun yung love, value, accepted, and affirmation. Yun yung bagay na gusto ng tao matanggap niya sa sarili niya. Di ba gusto mong manamahal ka? Sino nito gusto minamahal siya? Sino nito gusto pinahalagaan siya? Sino nito gusto tinatanggap siya? Sino naman nito ang gusto affirmation is that like ina-appreciate ka or sinasabi sa iyo kung ano yung totoo sa iyo, di ba? Sino yung gusto nun? Ngayon, kapag hindi mo naranasan yon sa isang tao, magkakaroon ka ng bitterness. Pag hindi mo natanggap yung apat na yon na hinahanap mo sa isang tao, pumapasok yung galit or bitterness or sama ng loob or hinanakit. Amen ba? Amen. You know what? Because flesh is what always gets you. Kasi itong flesh na to, mahina. Sabi ko nga sa'yo, itong flesh na to, gusto ng love, gusto ng value, gusto ng acceptance, gusto ng affirmation. You wanna feel loved, you wanna feel accepted. Di ba? Kapag hindi mo naramdaman yun, nagiging bitter ka. But you have to guard your heart. You have to guard your posture. Because before you already knew it, matigas na yung puso mo. Magugulat ka na lang yung konting bagay na sinabi sa'yo ng kapatid mo dahil pinanatili mo sa puso mo, hindi ka kagad nagpatawad, sa susunod binati ka ulit, iba natinig mo sa kanya. Sinabi maganda ka na sa sinabi ate mo po ka doon sa ilim, naku, ito mo sinasantabi na. Ganyan, di ba? Kasi bakit? Meron ko isang bagay na nainis ka ng konti, hindi mo kagad ni-release, nadadagdagan na nadagdagan, hindi mo alam yung bitterness pumapasok na sa'yo. Di ba? Sabi mo, huwag ka bitter. Alam niyo ba, pag umasok ang bitterness sa'yo, merong 100 taong nagmamahal sa'yo, 100 taong umiibig sa'yo, 100 people loving you, celebrating you, pero pag isang tao na nakita mo, sira na buong araw mo.
And suddenly, you will be wounded and hurt. At ano mangyayari sa'yo? You will not trust anybody anymore. Tama? Hindi ka na magta-trust. Sabi mo, ayoko na sa church na yan, mga hypocrite. Isa lang yung magaling mo doon, ha? Isa na lang, ayoko na. Yung church na yan, lahat sila dyan, hypocrite. Wow! Ay, naku, lahat naman sila dyan, ganyan. Alam mo, lahat ng women's namin, lahat ako, makukulit talaga. Pero isa lang talaga yung nanay na nakasamahan niya ng loob ng konti. Pero dahil pinapasok ko sa'yo, kapatid ako mapapasukin sa'yo. Kasi bakit poison yan? Amen. Sabihin mo, lason. Lason. Marami naman sa atin, because you have been hurt in the past, hindi lang sa church, maaaring sa past na buhay mo, maaaring sa past life mo, nung high school ka, o sa bahay nyo, sa past mong buhay, sa past relationship mo, dahil hindi ka pa nakakalaya dun sa past na yon, hanggang ngayon, akala mo okay ka na, pero totoo hindi. Pag naaalala mo, parang kahapon lang. Pero totoo, 20 years ago na yun. Diba? Yung iba naman sa atin, 5 years ago na, nakipag-break sa boyfriend, pero grabe, nag-Facebook stalking pa talaga pag nakita mo siya. Grabe. Diba? May mga kaibigan tayo na nakita sa atin, talagang ganda-ganda tayo, pero pag nakita natin, nahalaban sa Facebook, sa'yo tumulit ka, diba? Hello? Minsan naman, kung sino naman hindi mo fina-follow sa Facebook, siya namang lalabas, makikita mo, ayan! Grabe naman to! Pero totoo, hindi sila may problema, ikaw. Amen. Hindi mo nakikita mo, hindi ikaw. Amen. Hinahayaan mo, apektuhan ka ng mga paligid mo. Hinahayaan mo, masira ka ng mga tao na nakit sa'yo. Kapatid, maraming tao ang mananakit sa'yo. Maraming tao ang sasalita na hindi tama sa'yo. Darating at darating yan. Bakit? Because the more God elevates you, mas maraming tao masasabi sa'yo sa mga inaangat ka ng Panginoon. The more God will mature you. Maraming yung enemies, mga haters, mga exes. Diba? Sa'yo.
babae, maraming lalaki, hindi makatagpo ng mga bagong pag-ibig. Pero iba yung, sitwasyon ng mga nasa kanan, iba yun. Iba to, iba to. Ibang topic yan, patience. Yeah. Ang loob sa akin yun. And insurance. Sa ibang topic yan, okay. Ngayon, bitterness. But they don't know what to do. Sila sa nandun sa ano eh? Wala, in the street. No, no, no. Hallelujah! Grabe! You know what? If you hold on to bitterness, it will lead you into unforgiveness. At ayaw na ayaw ng Diyos yung unforgiveness. You know what, people? There are four things why people are bitter. Una sa lahat, they want to be heard. Diba? Sino rito? Meron kong gusto sabihin yung masabi. Diba? Ino-overcome ka ng mga ibang boses. Tapos pagtabuli, hindi mo nasabi yung gusto mong sabihin, bitter. Diba? They want vindication. Ano yung vindication? Kailangan patunayan. Magpatunayan na ako ay walang sala. Yan, diba? Ang ganyan eh. Pag hindi napatunayan, ano nangyayari? Masama loob, diba? Pangatlo, they want acknowledgement. Pangapat, I want my adversary to be put into justice. Yung mga nanakit sa'yo o nagalit sa'yo, makaaway mo, gusto mong maparusahan or malagay sa justice. Tama? Pero pag hindi nangyari lahat yan, bitter ka. Sinong sabi ng amen? Amen. Alam niyo, I'm not only preaching to you, but I'm preaching to myself. It's good to learn to let go of bitterness. Ang sarap, lumaya. Sabi mo sa katabi mo, sister, brother, freedom looks good on you. Sabi mo ulit, brother, sister, you know, freedom looks good on you. Diba? Ang sarap ng tao malaya. Nakakangiti ka ng totoo. Nakakasmile ka ng totoo. Napakadali sa'yo magbigay, umibig, magtiwala. Kasi bakit walang bitterness? Kaya kung magdadamit ka, damit ng kalayaan. Hindi kayang itabo ng magagandang damit mo yung nararamdaman mo. Hindi kayang takpan ng napakadaming mega yung nasa sa loob mo. Dahil ang taong pinalaya, pinalaya talaga. Because the Bible said, if you've been set free, God said, if you are free, hindi. Ang taong pinalaya ng Diyos ay pinalaya na niyang talaga. Sino rito mga pinalaya ng Panginoon? Eh bakit ganyan ka pa rin? If you can't pass the criticism, the negatives that you're dealing right now, how can you go up higher? If you can't handle yung mga narinig mo, criticism or negative, hello? Ngayon, paano ka paaangat sa kabila? Hindi ka nang gadyang kalala. Sino itong gusto na pagbabago? Amen. Sino itong gusto umangat siya? Amen. If you want God to elevate you, you have to get rid of bitterness. Ito, tandaan nyo. The more God wants to elevate you, the higher you go, the more you find you're all by yourself. Toto. Lalo na yung mga gusto mo yung mangyari sa buhay nila. Don't hang on things that are negative, that are on the past. Don't hang on it. Mahirapan ka, hindi ka makakakyat. Pero lahat na gusto kong makyat, iwanan mo lahat ng negative. Iwanan mo lahat ng papasakit sa'yo. Iwanan mo lahat na istoko sa'yo. At tumakbo ka mag-isa sa pinagagawa sa inyo ng Diyos. Amen. At may mararating ka, kapatid. Sino nito may gusto marating? Amen. There's things that, you know, bitterness, lack of realization. Ito. Ito isipin
natin para ma-block natin yung mga bitterness pag dumarating. Kasi darating ang darating yan eh. Maniwala ka, bukas lang may haters ka na naman. Bukas lang, mayroon na namang negative at criticism kang maririnig. Pero itong gagawin mo. First, you have to keep on your mind that God knows the real story. Hello? Walang nalilihim sa Diyos. Quit thinking about what others think or say about you, but focus on what God knows about you. Every justification you want to raise is already known by God. Every justification you want to tell or raise to someone, alam na ng Diyos. Sabi nga sa Bible, huwag mo nang pagtanggol ang sarili mo. Pagtatanggol ka ng Panginoon. The battle is already not yours. The Lord will fight for you. Minsan, naiisip mo parang kawawa ka, walang nangyayari. Pero you know, God knows everything. Walang nalilihim sa Panginoon. Sabi sa katapon, walang nalilihim sa Diyos. Minsan, quit thinking about what others say. Think about what God is saying. Minsan, inaalam ni Lord na may mangyari sa iyo. Mangyari sa iyo yung mga bagay na yan. Kasi may pinuturo rin ng Lord sa iyo. Hindi lang sa ibang tao, hindi sa iyo din. Pinalalatag ka ng Diyos. Ayaw ng Diyos na maging matampuhin ka. Ayaw ng Diyos na maging mahina ka. Ayaw ng Diyos na mapag-isip ka ng masama. Gusto ng Diyos maging mabuti kang tao. Hello? Mapagbigay, mapagmahal, mapagunawa. Di ba yun naman talaga ang gusto natin mangyari sa buhay natin? Maging banal tayo sa Panginoon? Hindi ba yun naman talaga ang ating goal? Maging maayos sa Diyos? Bakit ka magkikim-kim ng galit? Alam bang goal mo sa buhay, yumaman lang? Alam bang goal mo sa buhay, yung tatnang ka ng Panginoon na wala kang sa loobing masama? Yung tatnang ka ng Diyos na malinis? Hindi malinis ang bahay mo? Hindi malinis ang mukha mo? Hindi magandang itsura mo? Kundi malinis ang kalooban mo? Gusto ng Panginoon maging malaya ka. Sabi mo sa katabi mo, maging malaya. When we hold on to bitterness, suddenly everything becomes critical. You know, when you hold on to bitterness, minsan isabi ko nga sa inyo eh, isang bagay lang yan. Pero lahat mapapansin mo na. Unti-unti, lahat ng bagay sa'yo, critical na. Magulo na, masama na. Napansin niyo ba yan? Kaya anong kailangan mong gawin? Give it to the Lord. You know, sometimes, it's okay na parang masaktan. Okay lang yun. Sabi, pasora, di mo pwede masaktan. Okay, masaktan. Pero magpatawad. Yes. Pasora, parang sinasabi mo naman, wala na akong parapat na masaktan. Hindi. Totoo, tao lang tayo. We're just human. May mga talagang araw, talagang grabe. You're down. Kahit sino ba yan, kahit sino presidente yan, kahit si Apostol Pablo. Lahat sila, kahit si Pedro, dumaan sa kalungkutan, dumaan sa depression, dumaan sa talagang hindi niya nakaya. Pero you know, it's okay. But you have to let go. You have to forgive. Yeah. Sabi mo sa katay mo, forgive. Forgive. Sometimes, you have to forgive even you don't get any apology. Yes. Yes. Again, ulitin ko. Sometimes you got to forgive someone that never apologized. Yes. Antay ka ng antay na humingi ng tawad. Sige, hindi ko nung pinapatawad, pastor, hindi naman nagsusorry. Hindi niya nararamdaman yung ginagawa niya sa akin. Wala. Hindi man lang mag-sorry. Ano ba naman mag-sorry sa akin? Ano ba naman yung mag-apologize? Sometimes you don't get an apology. Amen! But you gotta forgive! Yes! Sometimes apology is not available. But you have to forgive! Sapagkat yung pagpapatawad, hindi para doon sa tao makagawa ng masama sa'yo. Lagi sinasabi ng mga likod ng Diyos, yung pagpapatawad, para sa'yo. Para sa sarili mo. You're giving your
yourself a favor, to be happy, to move on, to enjoy the blessings of God, to enjoy what God is doing in your life. Ang daming tao, Peter, hindi na naiisip, ang daming tao, mas mahirap sa kanila, mas walang makain sa kanila, walang trabaho sa kanila. Hindi pa kailangan kapunta sa India, sa Africa, na pagkain ng mga bata. Diyos ko, my God, mad, lupa. Tapos ikaw, Peter na Peter ka, pag yan ang pagkain mo. Ibang tao, Peter, kasi walang matanggap na trabaho, talaga hindi mo, wala akong magawa, so Peter talaga ako kasi wala akong trabaho ngayon. Ang daming tao, walang trabaho, walang makain, walang matulugan, walang, wala lahat ikaw, walang trabaho, may nakakain, may natutulugan, may kaibigan, at Starbucks pa. Peter ka ba? Hello? Think about what God is doing in your life. Ang problema mo, hindi pagkain. Ang problema mo, anong kakainin ko? Nag-iisip ako kung Kenny Rogers pa, or Max pa, or... Diba? Ano na iniisip mo? Yung iniisip na, may makakain ba ako? Wala, hindi. Eh, meron at meron eh. Kasi hindi kami nabayaan ni Lord. Hello? Sometimes you gotta forgive someone and never apologize. Because bitterness causes unforgiveness, so you have to forgive. Sabi mo sa katabi mo, let go. Patay mo na lang, let go. Yeah. You have to rise above the offense and the hurt. You know, you have to rise above where you can look at that person that hurt you, and instead of being mad at that person, you pray for that person. And you have empathy. You know what? Sabi mo, ba't na kaya nagagawa sa akin yun? Ba't na kaya nasasabi yun? Hindi sa magalit ka, ba't na kaya nagawa yun? Lord, nakakawan mo siya. Patawarin mo siya. Lord, tulungan mo siya. You know why? Because hurt people hurt people. Heal people heal people. At kapag nakita mo yung tao na nakasakit sa'yo, instead na magalit ka sa kanya, instead na mainis ka sa kanya, sabi mo, Lord, nakakahaba. Kasi lagi siyang galit. Diba? Yeah. Nakakahaba kasi lagi negative siya. Lord, hindi ko alam kung nakita niya sa akin, hindi ganun siya. Pero Lord, I pray na sana makalayan siya. Hindi mo rin alam na may pinagdaanan siya. Hindi mo alam eh. Pero God wants your heart pure. Ikaw ang dinidil ni Lord. Ikaw ang inaayos ng Panginoon. Na matanggal lahat ng sama ng loob sa'yo. Na hindi ka mag-isip ng panlalamang sa tao. Hello? Na nalalamangon ka o may ginagawang hindi maganda sa'yo. Ang gusto ng Panginoon, marating mo yung pinagagawa sa'yo. Ng sino niniwala may destiny siya sa Lord? Amen! Na hindi ka lang nakaupo dyan every Sunday. Na someday, God will put you into a place where people looked at you at sabi niya, gusto ko na maging katulad niya. Sino rin ang nangangarap na one day marami kang tao matutulungan? Sino rin ang nangangarap na one day marami kang tao malalapit sa Panginoon? Hindi lang puro sarili mo. Hindi ka ba napapagod? Tuwing linggo, nilalapit mo sa Diyos sarili mo. Diba? Gigising ka naman, lumapit ka sa Diyos. Lumapit ka sa Diyos. Sarili mo. Ang hirap nun. Hindi ka makakapaglapit ng ibang tao kung sarili mo hindi mo nilalapit sa Diyos. Pero pag malapit ka na sa Diyos, doon ka pala makakapagpalapit ng tao. Kaya kalimutan mo na yung ikaw, ang ilapit mo ibang tao. Pero hanggat hindi mo talaga totoong nilalapit sa Diyos yung sarili mo, hindi ka mababago. Ang hirap mawalay sa Panginoon. Ang hirap mawalay sa presence niya. Isang linggo lang hindi ka umatin, backslider ka na eh, di ba? May mga ibang tao, isang linggo lang hindi umatin ng church, grabe na. Nakalimutan na ng buong Bible, nakalimutan na ang buong Word of God, nakalimutan na mga lyrics ng song, sandin mo lang yun. Hello? Sometimes, this is what messes us up, you know. If we walk like righteous. Totoo yan.
One thing that messes up is we don't get offended. Sabi sa niya, hindi mo na ako na-offend, okay lang, pero to meron. When we think that we are okay. Pag sinabi ang kang, bahala na kayo, ano sinasabi sa inyo, alam niyo na yan. Diba? Sabi mo, I'm okay, wala lang, pero to, no, pag-uwi mo, sakit. It's normal. It's okay, sabi ko nga sa inyo, it's okay to be hurt. Sometimes meron kang meltdown. Sino na may meltdown? Wala naman sigurong Diyos dito, no? Si Lord ang walang meltdown. Sometimes I got meltdown, you know? Pero I still forgive. I still have to let go. Yung minsan yung mga tao na self-righteous, yun yung maraming bitterness. Yung pag yun, Sister, ay siya babasanda, I rebuke you, ramasyon ng Lord. Alam mo na yan. Diba? Sister, sinasabi ako, hindi, hallelujah, doon ka na lang. Kapatid, please. O, diba? Yun yung maraming bitterness, yung mga self-righteous. Hindi ako na-offend, pastor, hindi talaga. Wala, walang galit sa akin. Ayoko lang siyang makita. Pastor, okay po ako, walang problema sa akin, I'm okay, I forgive her, siya na mamasanda, katababa. I forgive her, Lord, alam mo yan. Pero sabihin niyo, so, oh, isa mama kasakay sa Bible, pastor naman, ang dami-dami pwede magsama sa Bible study, but siya, o oh, diba? O, oh, Peter. Hello? Ang dami naman pwede makatabi, but ito naman, Lord. O, oh, diba? Eh, kasi pinapalaya ka ni Lord, Lord. Gusto ng Diyos, walang pasan mo yan eh. Yung mga dapat walang pasan mo, walang pasan mo na, tagal mo na dyan. Facebook stalking, Instagram stalking, Twitter stalking. Tigilan mo na. Delete the numbers, delete the Facebook. Diba? Pati try ng text, delete it, forget. Move on, move forward. Maging maligaya ka, sabi mo. Maging masaya ka sa Panginoon. You know, number two, God sees the heart of my adversary and my own. Alam ng Diyos kung ano nasa puso ng tao nakasakit sa iyo. At yung puso mo, alam ng Diyos siya. May Bible verse ako nilagay dyan, pakilagay kuya. Sabi dito, sa Ephesians 4:31-32, get rid of all bitterness, passion, and anger. Ephesians 4:31-32. No more shouting or insults. No more hateful feelings of any sort. Instead, be kind and tender-hearted to one another and forgive one another as God has forgiven you through Christ. Wow! Amen. Alam niyo, magkaroon lang tayo ng culture of love. Amen. Sabi ko nga sa inyo, hurt people, hurt people. Heal people, heal people. Instead na sabihin mo sa tao, lagi mo siyang iniinis, sabihin mo siya ng maganda. Bakit pa sinasabi mo kasi mapangasar ka? Bakit hindi mo gawin positive lahat at gawin mo mabuti? Hindi ko sinabi mo kayo mag-correct. Pag kailangan kayo i-correct, magpa-correct kayo. Kasi, sabi to, kinukorek ng Panginoon yung kanyang minamahal. Pero when it comes to person, huwag mo tignan yung pangit na itsura niya, huwag mo tignan yung kahinaan niya. Tignan mo yung maganda sa kanya. Diba? Get rid of bitterness, anger. Sabi nga nito, no more shouting or insult. Minsan, hindi natin napapansin kung makasigaw tayo. Grabe, no? Hindi ako sumisigaw, humubulong ako. Humubulong. Eh, paano pag sumigaw pa siya? Diba? No more hateful feelings of any sort. Instead, sabi nito, be kind. And tender-hearted. Lagay nga natin sa Tagalog. Meron ba Tagalog version? Ang sarap itong verse na to eh. Bininisali na po sa Pablo, pero napakagandang verse. Pakipot nga. Isa nga malakas na palakpak sa Panginoon.
okay. Sino po may Tagalog Bible? Gusto ko basahin sa Tagalog para sa atin lahat. Can we put it? Alam ko marami sa atin ito palalayain ni Lord. Ngayong araw na ito, marami sa atin ang palalayain ng Panginoon sa ating mga palit, sa mga ng loob. Sino yun? Say amen. Amen! Sabi niyo sa Ephesians 4:31-32, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, buot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait, at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Mapagpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpatawad sa inyo ng Diyos. Wow! Grabe no? Sinabi ni Lord sa Bible, alisin na raw natin yung lahat ng sama ng loob. Minsan hindi mo alam ang sama ng loob sa kapatid mo. Totoo yan. Kasi pag narinig mo yung pangalan niya, nag-iiba yung insura mo. Hindi mo alam yun. Pero totoo nun, tinatanggal ni Lord yung gusto niya mawala sa iyo yun. Maaaring nakaraang taon, nakaraang araw, nakaraang buwan. O hindi, iba nga sa atin, years na, hindi pa rin makalit ko. Pero sabi ng Bible, alisin natin ang lahat ng sama ng loob. Alisin ninyo ang lahat ng galit at buot. At huwag kayong mambubulyaw o manlalait at mananakit ng damdamin ng iyong kapwa. Well, I believe, marami sa atin guilty dyan. Kasi ako minsan, naninigaw ako lalo kay Kuya Chan. Pero I learned to forgive. I learned to ask forgiveness and apology. Kaya nga sabi ni Lord eh, you have to have self-control. Pinakamagandang mangyari sa'yo para mawalan ka ng bitterness. Pag medyo mo nag-meltdown ka, medyo bumagsak ka ng monte, medyo ka nag-sleep ka ng monte, punta ka agad sa altar ni Lord, sabi, Lord, patawarin mo ako, bigyan mo ako ng humbleness. Lapit ka rin sa taong nasaktan mo, sabi mo, sorry, nasabi ko yun ah. Diba? Ang sarap kaya nun! Kesa yung, nasaktan ko sabi, bayang na siya. Okay lang sa kanya yun. Hello? Sabi dito, huwag kang manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Meron ko ba sa ating manlalait dito? Wala na siguro, no? Wala naman siguro. Sa halip, maging mabait. Tignan mo nga yung katabi mo, mabait yan. Sabi sa pastor, napakabait na tupa. Para hindi makatibo. At pinakuli, magpatawad kayo sa isa't isa kung papaanong pinatawad kayo ng Diyos. Amen. Kay Kristo. Sino rin itong naniniwalang pinatawad na siya ni Lord? Amen. Ang hirap magpatawad kung ikaw mismo sa sarili mo hindi ka naniniwalang pinatawad na ni Lord. Kapatid, kung ikaw pinatawad ka ni God sa lahat ng mga kasalanan at nagawa natin pagkakamali, sino tayong tao para hindi magpatawad sa kapwa natin? Amen? Amen. Awa ka mo yung katabi mo, sabihin mo, mabuti ang Diyos. Amen. At huli sa lahat, sabi dito, I have caused hurt as well. Minsan, pag pumapasok yung bitterness, yung galit, minsan isipin mo ako nga, minsan nakakasakit din eh. Diba? Minsan hindi ko sinasadya nakakasakit din ako. Siguro din yan ang sinasadya yung nagawa niya sa akin. Hello? God is going to bring you into a season when negative things attacks you, sinasadya o hindi, hindi ka na naapektuhan. Who wants God to bring him or her that season? Sino rin itong gusto siya dalhin ng Panginoon doon? Doon sa position na kahit anong marinig mong negative, kahit anong masabi sa'yo, kahit anong pangit ang marinig mo, kalmado ka lang. Sino nito gusto nun? Ay, ako gusto ko yun eh. You know why? Kasi gusto kong marating yung pinararating sa akin ng Panginoon. Gusto kong maging malaya. Gusto kong magawa ng maayos yung pinagagawa sa akin ni Lord. Amen? But you know what? Sometimes God allows pain. God allows hurt. Hindi galing sa Diyos yan, but God allowed it para mabago ka.
Because there's purpose in the pain. Hello? There's purpose in that rejection. There's purpose in that hurt. Kasi wala ka ngayon dyan sa kinilalagyan mo, hindi mo nalagpasan yung lahat ng mga galit, nasabing negative sa'yo, nasabing mali sa'yo, wala ka ngayon dyan. Pinatatag ka ng Panginoon, kaya magpasalamat ka sapagkat napagtagumpay mo lahat ng mga negative na nangyari sa'yo. At ngayon, nakatayo ka sapagkat mabuti ang Diyos. Kapatid, huwag mo nang hawakan yung lahat na nangyari pangit sa buhay mo noon. Lahat ng mga nasabi ng mga kapatid mo, minsan, you know, God tested that even into relationship, mostly about relationships. Friends, brothers, sisters, family, lalo na pag mga magulang, asawa, ang sakit. Sa pagkabisan ng mga taong inaasahan mo, hindi mananakit sa'yo, yung pananakit sa'yo, at ang bigat. Amen. But you know, God still wants you to forgive. God still wants you to let go. God still wants you to love. To reach out. Why? Because God wants to use you. Gusto kong gamitin ng Panginoon. One day you will wake up and say, Lord, salamat. Napagtagumpayan mo lahat ng mga yun. Napagtagumpayan mo lahat ng mga negative na nangyari sa akin. Napagtagumpayan mo lahat ng mga pangit na nangyari sa akin. Ngayon, nakatayo pa rin ako. Ngayon, maligaya ako. Ngayon, naglilingkod ako sa iyo. Wala akong sama ng loob. Wala akong galit. Wala akong puhon. Malaya akong natataas ang kamay ko sa iyo. Malaya akong nakapagpuri sa iyo. Sabi ng Panginoon, kung meron kang galit sa kapatid mo, humiling ka muna ng tawad bago ka magsimba. Bago ka manambahan. Kayo yung mga totoong nakapagpuri ng atamba sa Panginoon. Yun yung mga taong walang galit. Yun yung mga taong kapagpatawad na. Next thing is yun naman ang mag-worship sa Lord. Tapos may sa mga kanalog na lang. God! Hindi ka makapagpuri. Bakit? Kasi may galit eh. May puot eh. Pero pag nawala yun, wow! Ang sarap sumayaw! Wow! Ang sarap magtaas ng kamay! Amen! Ang sarap kumamay sa kapatid! Ang sarap sumigaw! Ang sarap umawit! Sino nakakaranas nun? Say amen. There's always purpose in that pain. There's always purpose. Whatever that you have went through, ano pinagdaanan mo, minsan, ginagawa mo yung tama, ginagawa mo mabuti, pero marami pa rin nasasabi. May purpose si Lord doon. Kasi gusto niya maging matatag ka. Gusto niya maging mapagmahal ka, sabi doon. Mapagpatawa. And you know, one thing, before we end this service, sabi doon, guard your heart because out of it are the issues of life. Amen. Guard your heart. Huwag kang basta-basta magpapapasok ng negative dyan. Huwag kang basta-basta magpapapasok ng mga lasing dyan. Magugulat ka talaga yung puso mo sugatan na. Huwag kang basta-basta nagpapapakulo sa mga sabi-sabi. Huwag kang basta-basta nagpapapasok ng ano-ano mga pangit na pananalita, nakakasakit sa puso mo. Huwag! Pag may mga trash, may mga basura, close mo ang heart mo, Lord. I guard my heart. Sarado. Sarado ang puso ko sa chismis. Sarado ang puso ko sa mga negative na sinasabi sa kapatid ko, sa kapwa ko. Kahit sa akin, Lord, hindi totoo yan. Pag sinabi hindi mo kaya gawin yan, sarado ang puso mo kaya kong gawin because Christ in me. I can do all things through Christ who strengthens me. Amen? Amen. Hindi ka makapagtapos ng pag-aaral, sarado ang puso mo, trust yan, Lord, kaya mo. You will provide for me. Ikaw magbibigay sa akin. Hindi ka makapagpastor. Ikaw ba magpapastor? Excuse me. Hindi ka marunong ng Bible. Oh, sarado ang puso mo, Lord. Guard my heart. Gusto ko magpastor, Lord. Gusto ko maglipong sa'yo eh. Hindi ka yayaman. Yung ginagawa mo niyan, wala. Hindi ka yayaman dyan. Mauubos ng laway mo. Pagod ka lang, wala. Close your heart, my Lord. Alam mo yung puso ko eh. Kaya ako gusto mo mama kasi marami ang gusto tulungan eh. Guard your heart! Amen? Pag sinabi hindi ka bagay dyan, pag sinabi pangit ka, hindi ka maganda, sabi mo, Lord, I'm fearfully and wonderfully made. I'm a child of the King. I'm a princess, I'm a prince. Hello? Pag sinabi hindi na makapag-asawa, ganyan ka naman, close your heart. Guard your heart. Lord, meron kong inilalaan sa akin. Yung para sa akin, nag-aantay na lang. Pero tagal ko na rin nag-aantay, Lord. Nasa na ba? Sabi mo na traffic lang.
tao, ito na. Hindi mo ginard yung heart mo, pinapasok mo yung isang tao, yung pala, hindi pala siya para sa'yo. Dumating yung para sa'yo, kawawa na. Imbis na yung kamay yung nag-iisa yan, isa lang nakahalik dyan, dumating yung para sa'yo, yung mga mo, ito kasi nahalikan na ng 100 lalaki. Pero, tira-tira na lang sa'yo. Gusto mo ba yun? Ang dami na kasi umakbay sa akin kasi kala ko hindi ka natalating. Pero kahit na mga 10 lalaki na nakakbay sa akin, eh kasi ikaw talaga, pwede ba pakilemen ka pero last ka na? Gusto mo ba yun? Mag-antay ka lang para sa'yo! Mag-antay ka lang, bibigay sa'yo ng Panginoon! Amen? Oh, grabe palakpak mo ba? Sige!
kapatid, ikaw, mahal na mahal ka ng Panginoon. Let's come to the altar and sing this song. Habang tayo naman ay pinagagaling ng Panginoon, I want you to know that the altar of God, Jesus is calling right now. Jesus.
mo, mahal mo sa buhay. Sino man siya na nanakit sa'yo, nakagawa ng hindi maganda sa'yo, nakapagsalita ng hindi maayos sa'yo, isipin mo siya ngayon at patawarin mo. I want you to forgive. I challenge you to forgive. Kapatid, hindi ka magsisisi. Sabagat itong araw na to ang araw ng iyong kalayaan. Gusto kong isipin mo siya, ibigay mo siya sa Diyos. Maaaring maliit kaya kung bata ka pa na abuso ka, you've been abused all your life. Today, the Lord wants to set you free. Maaaring bata ka, iniwan ka ng tatay mo, iniwan ka ng nanay mo, hindi mo alam kung saan ka pupunta, at puno-puno ng sama ng loob ang iyong puso. Gusto ko yung araw na to, kapatid, kalimutan mo na yun. Magpatawad ka, at ibigay mo siya sa Diyos. Emotionally abused, verbally abused by your husband. Mahal, nasaktan ka ng asawa mo. Mga nanay, nasaktan ka ng anak mo. Ito ang araw ng araw ng ipagpapatawad. Let go! God wants you free! God wants you free! Isipin nyo, ang hirap na walang
ako sa iyo. Hindi kita mababayaan.